mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Ako po si Jose. Bali, ibabahagi ko lamang po yung karanasan namin tungkol sa aswang. Taong 1985 ito nang mangyari. Biglaan yung pagkakasakit ng lola ko sa father's side noon na si Lola Buena. As in biglaan dahil sa palagi naman po namin siyang nakikita at nakakasama noon. Pero bago siya pumano kasi, meron kaming napagtanto noon. Naghinala kami na baka ang nagpadali sa buhay niya ay walang iba kundi ang nilalangan na kung tawagin ay aswang. Kakatapos pa lamang ng ani noon, tagaraw, at habang naghihintay ng sunod na sakahan, abala ang lahat sa pagbibilad ng kani-kanilang palay. Yung bahay namin at bahay ni Lola Buena ay isang bakanting lupa lamang ang pagitan. Lupa na lagi naming binibilad na ng palay, ng kung ano-anong pwedeng tuyo o sampayan ng mga labahan. Dahil itong parte na ito ay walang lilim at puno noon. Sa gilid lamang mismo ng kanya-kanya naming bahay ang mga puno noon kaya may mga kanya-kanya kaming duyan na nakasabit sa bawat puno. Nasa 17 o 18 anyos ako noon. Maaga pa lamang. Basta maganda ang sikat ng araw at walang ulap noon. Nagbubuhat na ako ng amakan. Yung amakan namin sa bahay at mga amakan din lola. May tarapal pa. At hiyahambalang ko na po ito doon sa may gitna. Pagkatapos ay iisa-isahin kong bubuhati ng mga sako namin sa bahay at sako naman sa bahay ni lola. Tatlo kaming magkakapatid pero dalawa po doon ay puros babae na noong mga panahon na yon ay nasa syudad ng Iloilo para mag-aral. Patakaran po kasi ni tatay sa bahay na yung mga babae lang ang pwedeng mapag-aral noon. Huwag niyo po sanang i-bash yung tatay ko. Naiintindihan ko rin siya. Si tatay naman noon ay may pinagkakaabalan din para sa kumita. Si nanay naman syempre sa bahay lamang noon. Tandang-tanda ako na ganun na ganun ang ginawa ko ng araw na yon nang mangyari ang hindi inaasahan kay Lola. Nakita ko pa itong si Lola na sinusundan ako sa pagbuhos ng palay sa mga biladan noon. Tapos siya po yung nagre-rake o kinakalat niya ng maayos kumbaga para walang hindi maarawan. Ginawa niya rin yon sa sarili namang palay na binibilad namin, yung sa amin sa bahay. Pagkatapos ay pumasok na ito at ang sabi lamang sa akin ay magluluto daw siya ng tanghalian. Pakisabi daw kay nanay na isama na siya sa sinaing noon at siya na rin ang magluluto gawa ng nakabili daw siya ng 2 puso ng saging at langka at isda na masarap pong sabawan ng maasim na batuan noon. Napakasarap na ulam yon. Umuo naman ako. Sinabi ko kay nanay yun na sinang-ayuna naman din ni nanay. Dahil sa malaya ang mga manok noon sa paglalakad, Sir Seth, hindi pwedeng maalis ng ilang minuto ang tingin mo sa bilad ng palay. Kaya doon lamang ako nalagi at tumambay sa may duyan na nakasabit sa pagitan ng 2 puno na tanaw itong binibiladan namin. Tulala lamang ako noon. Nang walang ano-ano, meron na lamang akong narinig na buga ng hininga sa may bandang likuran ko. Napakalakas ng hinga na parang singa ng kalabaw. Nagpumiglas ako noon kaagad palayo sa hinihigaan ko na duyan. Gawa ng amoy utot po yung hininga na yon na hindi ko talaga mawari. Pasensya na po sa mga kumakain. Siya nga pala, Sir Seth. Munti ko nang makalimutan na sa likod pala ng duyan kung saan ako nakapwesto ay tarangkahan ng lugar namin. Hindi ko pinahalata noon na babaho ang naamoy ko. Alam mo na, baka ma-offend kung sino man yon pero tumayo ako at nagkunwari na lamang ako na nagulat noon. Pero ang totoo ay para makaiwas doon sa amoy. Doon, nakita ko yung kabuhuan niya. Isa siyang matanda, babae. Gaya ng inaasahan, syempre, nakakamesa di chino na long sleeve, nakapatadyong ang pambaba at nakasalakot noon.
Pamilyar ang mukha niya pero hindi ko lamang alam kung saan ko siya nakita. Medyo hindi po kasi labasin ako noon sa bahay. Kumbaga, depende na lamang kung meron akong trabaho noon. Bukod pa sa nalalayo ng konti ang bahay namin sa iba. Yung mga kabarangay nga namin, hindi ko kilala lahat yon. Mukha lang tsaka yung mga bahay. Pero sigurado ako na itong matanda, kahit na pamilyar ang itsura niya, ay alam kong hindi siya taga sa amin. Siguro taga kabilang ilog o kakilala lamang ni Lola at Nanay, mga ganon. May mga sinyalis na noon na hindi ko alintana. Gawa ng tanghaling tapat at ang pagkakaalam ko talaga sa mga aswang ay diba, hapon o magdidilim na kung magpapakita o gagawa ng kabulastugan. Dahil sa ganoong oras sila malakas. Meron itong bitbit na hindi ko alam kung garapon na maliit yon na kung hindi ako nagkakamali, ay lagayan na nga niya. At maliban pa doon ay sa isang kamay ay meron siyang sanga ng kahoy na hawak na napulot lang din siguro sa daan. Either ipinapanungkod niya ito o di kaya ay ipapalo sa mga aso kung sakaling mayahabol sa kanya. Hindi ito makatingin sa mata, nakayuko lamang at iniiwas ang titig. May titingin sa gilid, sa lupa, sa talampakan ko. Basta yun lang, ni hindi ko nga maaninag ang kabuuan ng bilog ng mata niya noon. Talukap lamang ang napapansin ko sa kanya. Hindi siya kuba pero alam mo yung yukong-yuko. Ang sabi niya, "Iho, andyan ba si lola mo?" Hindi ako katulad ng nanay o tatay ko na matanong Sir Seth. Kumaga wala sa hinuha ko yung makialam na bakit po at anong kailangan. Basta kapag katanong at mukha namang inosente at walang gagawing hindi maganda, tinuturo ko kaagad kung nasa bahay o wala si Lola. Bagay na, sobrang pinagsisihan ko noon. Pangalawang sinyalis na hindi ko napansin kaagad. Dalawa ang pintuan ng bahay ni Lola. Kung tutuusin, ganun naman madalas sa probinsya eh. Mismong yung bahay namin ganun din. Isang pinto sa main door at isa sa may kusina. Tanaw kong pumunta ang matandang ito sa main door sa pintuan ng bahay ni Lola noon. Hindi ito sarado. Hindi nagsasara si Lola ng pinto ng bahay kasi kampante kami sa lugar namin kapag maliwanag. Pero imbis na pumasok, huminto ito. Lumingon ito sa akin pero hindi pa rin makatitig noon. Pailalim itong lumingon. Tapos ay tinanong ako kung bukas ba ang kusina. Tumango lamang ako noon. Hindi ko to na-realize kaagad pero si Lola Buena kasi yung tipo ng Lola na lahat ng gamit niya meron talagang lalagyanan. Kumbaga may pwesto sa bahay at hindi yun dapat na malagay kung saan-saan lang. At sa main door, sa mismong tabi ng pinakapinto niya, nilalagay niya o itinatago ang mga walis-tingting niya. Yun ang tingin ko nung huli na kung bakit hindi nakapasok ang matanda noon. Ganon din ang sinabi ng manggagamot na mamaya't ibabahagi ko rin. Malinaw ko lamang din na hindi simentado ang sahig ng bahay namin at ni Lola kaya walis-tingting ang ginagamit namin, Sir Seth. May papag lamang kami o di kaya katrinon at silong. Nung umuo ako sa matandang ito, dali-dali siyang sumiksik sa gilid ng pader paderecho sa may likod kung nasaan ang pintuan ng kusina ni Lola. Wala akong narinig na malakas na boses o ingay noon. Malumanay naman kasi si Lola kung magsalita at mukhang ganun din ang matandang to. Hanggang sa umupo ulit ako. Andun pa rin ang amoy mabaho na yun na naiwan ata ng matanda yung anghit niya sa may bandang duyan. Kaya imbis na sumandal ay puwet ko na lamang yung inupo ko at tumulala ulit habang nakatitig sa mga palay. Maya-maya pa, itong tatlong aso namin na hindi ko alam kung saan nanggaling bago ang pangyayaring yon. Bigla na lamang naglulumusot sa bakod namin sabay takbo sa bahay ni Lola Buena. Umikot-ikot sila doon tapos kahol ng kahol. Inisip ko noon na baka may nakapasok na ibang aso na hindi sa amin o di kaya mga manok na pumapasok sa bakod kaya hinayaan ko na lamang din. Mga siguro kalahating oras pang nakalipas noon,
Tinawag ako ni Lola Buena. Napapansin kong paubo-ubo na siya noon pero narinig ko pa rin yung tawag niya. Kumbaga, parang nabilaukan lang yung ubo niya. Dumiretso ako sa may kusina. Naabutan ko pa na nag-aayos pa lamang si Lola ng lulutuin noon. Nakahiwa na kumbaga lahat at nagsisimula pa lamang siya ng apoy. Inutusan niya ako na mag-igib ng tubig sa poso. Nagtaka ako. Wala yung matanda doon sa kusina. Saan kaya dumaan yun kako? Imposible naman kasing hindi ko nakita yon. Nag-igib muna ako. Magtatanong pa sana ako kay Lola nang sinanay naman ang tumawag sa akin noon. Naging maayos naman ang lahat. Naluto ang ulam at nagbitbit na ako ng ulam noon. Akay-akay si Lola para doon na kumain sa bahay. Saktong kakarating lang din ni tatay at merong dalang hinog na saging. Nakaupo lamang si Lola sa pagkainan noon. Unang ubo niya pa lang mula makapasok. Napakarami na kaagad na dugo. Buti na lamang at natalunan ito ni tatay at nasalunon. Gawa ng walang sandalan kasi yung upuan namin. Binuhat ni tatay si Lola noon papunta sa labas banda ng bahay na upuan para mahanginan. Tanong kami ng tanong kung ano ang nangyari sa kanya. Gulat na gulat kami as in. Tirik na yung mata ni Lola tapos gustong magsalita pero hindi niya mabuka ang bibig. Dagli ang tumakbo si nanay sa labas ng bahay at tumakbo para maghanap naman ng saklolo noon. Mabuti na lamang talaga at nananghalian ang ibang mga tricycle driver noon. Kaya hindi nahirapan si nanay na makakita ng nakaparadang tricycle sa mga bahay-bahay. Marami ang nakiosyoso noon. Si Mang Edgar, isa sa pinakamalapit sa bahay namin. Siya lamang po yung nagsabi kaagad noon na ipaalbularyo na muna. Para kasing hindi umano pang ospital ang kalagayan ni Lola pero binaliwala namin ito. Lalong-lalo na si tatay. Sinaway pa siya ni tatay noon. Ayon kay Mang Edgar, saglit daw kasi na nag-iba ang mukha ni Lola Buena noon. Para bang napakisap mata lamang siya, e biglang nalalim ang mga mata ni Lola. Nagkabalbo ng mukha at may maitim na peklat noon. Sumakay ako, si tatay, yung driver at ang asawa ng driver ng tricycle at dali-dali na kaming pumunta sa ospital noon. Comatose si Lola pagkarating sa ospital. Humihinga pa pero kailangan ng suporta noon. Yung dipiga pa lamang ng hangin o ambibag ang gamit noon sa bibig niya. Pero nalipat na siya ng kwarto mula sa emergency room. Habang kami ni tatay ay nasa ospital, etong si nanay na naiwan sa bahay noon, nagkikwento siyempre sa mga nakiosyoso. Pagkabalik nila sa may bahay, napansin nila na yung suka ni Lola na dugo sa may sahig at yung sa may mesa noon, bigla na lamang nanuyo at nangitim. Yung parang naging kalamay o asukal na pinakuluan sa kawali. Ganon na ganon ang itsura. Napaka-imposible nun, di ba? Kinulit na ni Mang Edgar si nanay noon na magtawag na nang pwedeng tumingin kay Lola. Natarantaman ay pumayag na si nanay pero naisipan niyang sa bahay na muna ni Lola idadaan ang nagtatawas noon. Pagdating na magtatawas, ayon kay nanay, doon pa lamang umano sa may bukana ng pasukan ng lugar namin. Nasabi niya kaagad na nasalisihan daw kami. Pero hindi tagaroon to. Napadaan lang pero nagkaroon ng hindi magandang pakay ng maamoy niya si Lola. Ang tanong ng magtatawas ay kung kailan ang huling check-up ni Lola o kung may dinadamdam daw ba ito. Nagtaka naman si nanay kasi nga malakas talaga si Lola Buena. Hinga lang talaga. Gaya ng nakagawian ay hindi ito sanay sa ospital at gamutan ng mga espesyalista. Kaya kung pinapa-check up minsan ay sapilitan pa. Minsan na nga itong na-ospital pero sa sakit lamang na pneumonia noon. Dala ng lamig ng panahon pero matapos noon ay wala na. Ayon dito sa nagtatawas ay may iniindang umanong sakit si Lola Buena na hindi niya lang ipinapaalam o pinapahalata noon. Inipon ng mang tatawas ang parang kalawang nasa tuyo na dugo na suka ni Lola Buena. Umikot-ikot siya saglit sa may paligid noon.
huminto umano siya sa duyan kung saan ako pumesto. At ayon kay nanay, sabi ng nagtatawas na ito ay dun pa lamang daw, tumutulo na yung laway ng bisita. Sabay diretso sa may bahay ni Lola. Siya na rin mismo ang nakakita ng mga walis-tingting sa may pintuan. At sabi ay, kaya pala daw hindi nakapasok doon. Hanggang sa ayon nga, madako sa mga bandang kusina at huminto sa may bandang kanto ng bahay ni Lola noon. Umupo siya sa isang kulay pulang laway. Pinagduraan na nga ngayon. Sabay-sabing hindi daw yon ang laway ni Lola Buena. Tinandaan niya talaga ang babalik ang bahay kung sakaling matuluyan si Lola noon. Pumasok sila sa kusina. Doon na niya sinimula ng ritual. Yung tipikal na pagtawas gamit ang tulo ng kandila. Sariling kandila niya ang gamit niya noon. May daladala siyang kawayan na biniyak niya. At doon sa kawayan na yon, doon niya hinulma ang parang recycled na kandila. Kaya ayon kay nanay ay hindi malinis tingnan ang pagkakahulma. Iba-ibang kulay at parang may mga nakahalong buhok-buhok at bato na hindi alam ni nanay kung sadya ba talaga ang pagkakagawa. Nagtawas ang manggagamot sa pinakamadilim na sulok ng bahay ni Lola. Nung una, ang nakikita ni nanay sa patak ay imahe ng babae na parang kubanon. Baluktot yung bewang at tuhod na payuko at nakabuka ang kamay. Pero habang tumatagal, ay kapansin-pansin na bumubuo pa ang tulo ng ibang imahe. Yung kamay humaba, pati yung bandang daliri eh, kusang gumapang yung tulo ng kandila para humaba ang kukunon. Ultimong yung buhok na maayos nung una. Kumalat na lamang din na parang nabuhagag. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nang ibudbud na ng mangtatawas ang tuyong dugo ni Lola sa tuktok ng kandila na may apoy, ang sumunod na pagtulo ay nagmarka ng hulma ng mukha. Pulang guhit at nanindig umano ang balahibo ni nanay noon nang makita yung kabuuan ng nasa tawas. Isang bruha, lalo na nang nanuyo ang tulo noon. Nangitim na lamang yung wax ng kandila doon. Napailing ang magtatawas. Sabi na lamang niya kay nanay, mas gugustuhin niya pang mali ang tawas at nakikita niya sa pagtatawas. Mas gugustuhin niya na lamang na mali siya nang nakita sa pagtingin sa nangyari pero huli na daw ang lahat, Sir Seth. Asahan namin ang malalang pwedeng mangyari kay Lola noon. Namutla si nanay noon at nahilo. Mabuti na lamang at doon si Mang Edgar tsaka yung may-ari ng tindahan. Kumuha ng tuyong sanga ng niyog na may dahon na manggagamot. Sinindihan at pinaikot sa bahay ni Lola at pati na rin sa amin noon. Tapos, meron pa siyang itinuro sa parting kilid ng bahay ni Lola sa bakod noon na doon daw dumaan ang bisita niya. Nailusot daw nito yung katawan sa may bakod sa kakaibang paraan. Siyempre, nagbago ng anyo. Yun na siguro yung kahulan ng mga aso noon. Ang hindi sigurado ng magtatawas ay kung nakausap ba ito ni Lola o talagang tinandaan niya lang si Lola noon. Matapos ang pag-ikot-ikot, nagbanggit ang magtatawas na may sasabihin pa siya pero babalik na lamang siya kapag may balita na kay Lola. Kaming nasa ospital, sinabihan na kami ng doktor noon na hindi na maganda ang kondisyon ni Lola, na posibleng oras na lamang ang bibilangin. Hindi niya rin ma-advise na ilipat sa may ospital si Lola, lalo na sa syudad kasi baka mag-arrest o maatake sa biyahe. At hindi din naman magiging maganda yung ganoon. Grabe yung biglang panunuyot ng katawan ni Lola noon. Ultimong na-visualize ko pa yung nakikita ko siya ng umaga na nagre-rake pa ng palay. Na malaman pa yung katawan at kahit kulubot ay makikita mo na siksik pa sa laman yung braso niya at nakangiti. Pero nung mga oras na nasa ospital siya, wala na kaming makurot o mapisil ni tatay sa kamay niya. Para ba siyang hinigupan ng taba at tugo palabas ng katawan? Paulit-ulit na nagtanong si tatay kung ano ang nangyari pero yun lang talaga ang naikwento ko. Nawala din talaga sa isip ko na may kababalaghan na nangyari noon.
Baka may magtanong, Sir Seth, sino mang Edgar na po yung tumulong kay nanay na maghakot ng binilad namin noon? Bandang alas 9 ng gabi, binawian ng buhay si Lola. Pero parang tanggap na rin namin noon ang nangyari kasi madalas na binabanggit ni Lola na kontento na rin daw siya sa buhay niya. Nung huling kaarawan niya, sabi niya sa amin ay hindi niya inasahan na aabot pa siya doon. At saka namimiss na rin daw niya si Lolo. Nagbiru pa nga ito na sana kung aalis na siya sa mundo. Eh parehas sila ng lugar na pupuntahan kasi baka daw kasi sa langit si Lola tapos si Lolo sa iba. E di ayun, yung pagkalat ng balita mabilis lang noon kahit walang cellphone. Lalo na at yung ibang nurse doon ay kamag-anak ni ganito ganon, nakilala din namin. Yung isang nurse ay pinsan ng kumpare ni tatay kaya siya na yung nasabihan ni tatay na ipaalam kay nanay ang nangyari. At sinabi na rin namin na madaling araw na kami uuwi at aasikasuhin pa namin ang katawan ni Lola. Na kung maaari ay sunduin kami ng tricycle ng umaga. Hindi kalaunan, nalaman na rin ni nanay ang nangyari noon. Siyempre nalungkot at kailangan pa din niyang puntahan ang iba pang natitirang kaanak namin sa father's side sa susunod na araw para magbalita. At yung mga babiyahe din pa Iloilo ay uutusan niya rin na daanan ng mga kapatid ko sa dorm nila para ibalita ang nangyari kay Lola noon. Bandang alas 11 ng gabi, hindi ba nga mag-isa si nanay sa bahay? Nagising siya sa alulong ng mga aso namin. Sabay ng mga pagbangga sa pader. Sa pader ng mismong bahay ni Lola. Parang may nagwawala umano na kung ano doon. Napakaingay ng aso. Yung alulong pa ng mga ito ay talagang paninindigan ka umano ng balahibo ayon kay nanay. Ilang beses na sinaway ni nanay yon at ang ipinagtataka niya ay isang sawayan lang naman talaga yung mga asong ito. Gawa ng takot sila sa boses ni nanay. Pero nung mga panahon na yon ay parabang hindi siya pinakikinggang patuloy pa rin ang pagpukpok ng kung ano o sino sa pader ng bahay ni Lola. Dala ng kuryosidad, sinilip ito ni nanay mula dun sa pader ng bahay namin. Sa gilid ng isang pader ni Lola, sa kabila, pero wala siyang makita. Walang katao-tao doon. Bumulong pa nga si nanay noon na napakaaga naman magparamdam ni Lola, di ba? Tapos nag-iisa pa siya. Kasi akala niya talaga si Lola eh. Hanggang sa madako ang tingin niya sa mga bandang bubungan ng kusina. Doon, Sir Seth, meron siyang nakikitang maliwanag na bagay sa taas ng may bubungan. Kagaya ng description ng iba niyong sender, parang baga ng sigarilyo o ng laser pointer. Una, walang kagalaw-galaw ito pero walang ano-ano. Gumalaw umano patagilid ang liwanag na yon. At nang muli itong umusog, nakita ni nanay ang figura. Kalahating parte lamang na figura pero alam niyang hindi normal yon. Mula sa tuktok ng ulo, balikat, hanggang sa bewang. Yung ulo niya, pakaliwa kanan ang pagtagilid at nandun din nang gagaling yung sinag. Pinagpawisan daw talaga si nanay noon. Dasal ng dasal na sana ay hindi sa kanya nakatitig ang kung ano man yon. Natatakot lumabas si nanay lalo na at tulog na mga tao sa paligid. Nagsandal siya ng walis sa pinto at sa mga bintana. Mabuti na lamang at may natira pang itin na telang nakatago na ginamit dati ng kapatid ko sa eskwela niya. Ikinumot niya ito kasi nga nabubulag diba yung mga aswang sa itim. Para daw siyang madre habang pawis na nagsisimulang magpaapoy ng asin at goma. Buong magdamag, yun lamang ang ginagawa niya. At kapag nawawala ang amoy ng goma ay hindi siya makampante. Napakatagal na nakaupo ang nilalang sa may bubungan. Bawat titig ni nanay noon ay andun pa rin ito na akala mo nag-chill lamang o nagbabakasyon sa taas ng rooftop. Kaya naman hindi na siya nakatulog. Nakaramdam siya ng antok mga bandang alas dos na at isang malakas na kalabog ulit ang narinig niya at nang silipin niya ito, wala na yung pula sa may bubungan. Pinanindigan na niyang hindi matulog. Mga bandang alas tres, nagsaing na siya at ininit yung luto ni Lola.
Nakaramdam siya ng gutom noon at naaalalang hindi pa din pala siya nakakain mula nang dinala sa ospital si Lola. Nagsindi siya ng kandila tapos ay nagdasal din siya noon na gabayan siya ni Lola. Gawa nga ng nag-iisa lamang siya. At huwag hayaan ang kung sino mang nang argabyado sa kanya na guluhin kaming natitirang buhay doon. Alas 4:30 ng umaga, pagkarinig ni nanay ng saway ng isang lalaki na magsasaka na may hila-hilang kalabaw at tunog ng mga kambing at bisikleta. Dali-dali nang lumabas si nanay para dumiretso sa nagtatawas noon. Nang makarating sa kanila, ibinalita niya na wala na nga si Lola. Tinanong siya ng mangtatawas kung may naramdaman ba siya nung gabing yon. At meron nga. Kaya nasabi din ni nanay na wala siyang tulog. Nagtanong na rin ang nagtatawas noon kung may iba pa ba na lugar na pwedeng paghayaan o paglamayan ang katawan ni Lola maliban doon sa bahay namin. Nang tanungin naman ni nanay na medyo malayo na yung iba at kung bakit, sinabi sa kanya ng magtatawas na dito pa lamang umano magsisimula ang lahat. Dito pa lamang gagawin ng bisita ni Lola ang talagang pakay niya. Mic check. magandang gabi mga kagiliw. Madako naman tayo sa shoutout request. Maraming salamat po sa pakikinig. Happy Monday sa lahat. Yun, part 1 muna tayo. Medyo mahaba din to pero syempre hindi kasing haba ng bakod ni Lola. Pero yun, salamat talaga sa mga senders natin. Napapansin nyo ba halos weekly may mga 2 parts tayo na story kasi mahaba yung mga pinagdadadala nila. Ayun, maraming thank you sa inyo. Ayun, madako naman tayo sa shoutout request sa mga gustong magpa-shoutout sa ulo nyo na to, di ba? Nasa description ng bawat kwento natin kung saan nyo ako marireach out sa Facebook page, Instagram, email, kahit sa Facebook ko, pwede nyo akong i-chat noon. Ayun, pwede na mag-snail mail kasi wala tayong address ko dyan. Ayun, shoutout request. Unahin natin yung mga bago tsaka mga nagsa-celebrate ng monthsary nila sa kanilang Centennial Membership. Maraming salamat. Happy hello sa'yo sa new member natin, Benosaur. Ganyan ang pangalan. Happy 1 month kina April Masugbud Testado, Genesis, Jellybee, Justin Fu. Happy 2 months Maya Acera. Happy 4 months Celine Ordineza. Happy 5 months kina Michelle Cedron at Linus Samonte. Happy 8 months kay Maricar Pastrana. Happy 12 months, Ma'am Jessica Mulay. Happy 13th months kay Sir Paolo Eustachio. Happy 16 months kay Miss M at kay Ma'am Ruth Tagat. At happy 17 months kay Ma'am Pam Talye. Maraming salamat po. Sa mga nagpapa-shoutout naman, shoutout kay Ma'am Earl Almira at kay Flakes Conscious. Ganun ang pangalan ah. Kay James Jarupujup Kaasi. Sir, pa-shoutout. 1 year mahigit na po kaming nakakinig sa mga kwentong ginawa na rin naming pampatulog ng mga tropa ko. Shout out din po sa tropang TD. Solid pong nakikinig sa inyo. Salamat po sa inyo. Hello Sir Seth, please pa-shoutout po sa sunod na episode mo, Family Makalintal from Kalambalanguna, especially sa boyfriend ko na si Mark Makalintal from Susan, ito naman tayo pagbibisaya ako, I love it. Susan Montoya, aka Sun Love OFW from Hong Kong. Everyday po akong nagabang ng mga upload mo. Maraming salamat din ma'am. Sir, pa-shoutout naman po ako si Jerry Guerrero, taga Catanduanes. Hello sa iyo, Sir Jerry. Next is, Sir, pa-shoutout po sa nanay ko, si Mena at dalawang anak ko na si Away at Udyay. Aswang na si Backboard, asawa pala sir. Naswang kamaw. From Yang Palayaw niya daw, every morning nakapihan ang paikinig sa inyo. Kabisado na ng anak ko ang intro niyo. Sir, tingin ko a-agree ang mga listener niyo dahil dito dahil kung si Ma'am Beatrice na may malakas na bakod at super deadly curse na pagkumpisal niyo na paano pa kaming ordinaryong listener niyo. Partida, boses palangin niya Sir Seth. Salamat. Ma'am, thank you po. Comatose pa din sa bakod ni Lola 1 and 2 from Jaya, front page, new version. Salamat po sa inyo. Salamat po talaga sa mawala-walang sawang paikinig. Medyo ano lang talaga ako pero natatouch po ako sa mga messages nyo pero thank you talaga. Next is from Rai Rai Palau.
Sir, pa-shoutout naman po and always na nagikinig po, Rayan Ismael from Riyadh, at shoutout na rin po kay Wena, Ate Rihan at Auntie Saima na laging nakikinig sa kwento mo, More Power. Thank you po. Next is from Pling Aizati. Sir, pa-shoutout sa Team Aldara UAE Oman Border Frontliners. Wow, pakikinig po sa mga staff ko sa inyo. Yun, saludo kami sa inyo dyan mga frontliners. Ingat po kayo. From Kat Gaganti daw. Pa-shoutout Sir Seth, nakikinig po ako everyday sa YouTube channel nyo every lunchtime sa office. Minsan nga kahit hindi lunchtime, pag nagpa-file ng mga paperworks, naka-earphone lamang ako. Super love ko yung story mo na pag-ibig sa maling lahi at bakod ni Lola. Super like yung manly voice. Ingat ka po palagi and God bless. Thank you din po, Ma'am Kath. Ingat ka po palagi at magtrabaho ng maigi. Malapit ng sahod at 13th month. Yun, Teresa Luzano. Hello po, Sir Seth. Kamusta po kayo? Ako po si Teresa, taga Leyte. Last year pa po kami nakikinig sa programa nyo, buntis pa po ako noon. At ngayon po ay may baby na at naging routine na rin po naming mag-asawa na makinig sa programa nyo. Pa-shoutout po sa anak ko si Kent, Franzuel at Jeremiah. Pag may time po ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ko tungkol sa mga experience ko sa mga aswang po. Wow! Salamat po and God bless and more power. Thank you, Ma'am Teresa. Next is from Nicolette Aika. Sir, paulit-ulit namin yung shoutout sa inyo sa amin. Super happy ng dalaga ko kaso nagtampo po naman yung bunso ko kasi palagi din daw po siyang nakikinig sa iyo. Paki-shoutout po ng family ko, kina Tito Archie, Tita Nini, as in Nini, N-I-N-I, Faye, Badette, Mike, Jarex, pakiulit po sa aking dalaga na si Ate Dan at sa aking bunsong mahal na si Martina Luis. Super thank you po and more stories to come. Thank you, Ma'am Nicolette Aika. Ayun ang mga kagiliw, maraming maraming salamat po sa inyo. Syempre, part tayo bukas.